Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito ng Hyundai Starex. Ito guys, hindi raw gumagana yung fuel niya at saka temperature niya. And guys, i-check natin. Nakita ko sa inyo. And guys, nakaunang susi. Naiwan natin. Yan, pero hindi umilaw yung mga indicator niya. And guys, pag ganyan guys ang problema, hindi talaga gagana ang temperature mo at saka fuel mo. Kasi wala siyang ignition yan guys. Pero ito guys, parang automatic to, galing sa automatic to. Kasi yan, tinakpan yung pinaka automatic niya. Yung mga sign niya, yung P, drive. Yan. Ay, dating automatic to guys, ngayon siguro ngayon manual na siya, nagpalit siguro ng transmission to. And guys, i-check natin. Ang pinaka unang problema niyan guys, sa ilalim, sa reverse switch lang guys. Walang ibang problema yan, sa reverse lang. Ngayon guys, i-check natin. Katulad to guys ng mga L300, pag nawalang indicator niya sa dashboard, reverse switch na nagiging problema niyan guys. Check natin guys. Tingnan natin kung galing sa automatic to. Check ko ang higaan. Tsaka ilaw. Putok ang fuse nito guys. Punain na natin sa ilalim para sigurado tayo. Natin guys, reverse switch. Ito yung mga linya niya. Ito guys, ayan guys, nakadikit. Ito may nakadikit na linya. Yan dito sa pinakayero. Yan. Kaya pumutok ang fuse niyan guys. Yan. Hanapin natin yung reverse switch. Ito guys, dating automatic nga ito kasi ano, may mga linya, binagong linya. Ito guys, kasi pag stop ng Starex, sensor type guys, ito cable eh, ano. Cable type siya. Ito guys, yung reverse switch. Yan. Tingnan natin guys kung may dumikit sa ibang dumikit na linya. Yan, ito guys, binago na yung linya. Yan, nilagyan na ang pinaka-ignition. Papunta yan doon sa loob. Sa linya, papunta yan sa likod guys. Papunta sa likod guys, nilagyan siguro nila ng linya. Ito guys, ito yung pinaka ano niya. Yan, nakadikit. Yan, nakadikit dito sa pinaka-body. Kaya pumutok ang fuse niyan guys, automatic yan kasi alam ko na mga sira niyan guys pag wala yung pinaka-indicator sa dashboard, automatic yan, reverse switch ang sira niyan, o yung linya na reverse. And ilayo muna natin guys, mamaya na natin titipan. Testing muna natin. Yan. Rek, hatakan mo yung ilaw rek. Try ko kung ano wire. Then guys, check natin yung ano. Iyan, cutter at saka wire. Test light. Ayan, check natin guys ang mga fuse niya. Kaligari. Ito guys yung fuse niya sa loob. Yan. Ang ignition niya guys, nandito yan sa loob, wala yan sa labas. Kasi yung sa labas yun yung mga linya ng headlight, aircon,
Yan, magkakasama yan. Pag mga ignition guys, nandito. Tsaka mga accessories. And guys, check natin yung mga fuse niya. Ah, yun natin sis. Pasukin niya nila. Amen. Guys, check natin isa-isa. Kailangan guys, kabilaan meron. Guys, isa-isay natin. Ang tulad nito guys, may wire. O yan o. Ang kitang-kita naman eh, may wire na nakalagay. Pero mamaya na natin titingnan yan. Isa-isayin muna natin. And guys, ito tulad nito wala. Ito wire, may wire dito. At ito, yan, tanda na natin itong dalawa na to. Yan guys, buo itong lahat. Ngayon dito tayo titingin itong dalawa na to. Tignan na natin. Yan guys, ito may mga jumper. Yan, delikado to guys. Sobrang kapal lang nilagay na jumper. Tignan na natin tong isa. Yan guys, sunog. Kitang-kita naman eh. Ang sunog guys. Tignan, kuha ka ng mga piece natin doon. Yung 15. Kasi ito guys, 10 lang eh. Yung ignition kasi dapat 15 amperes. Ito guys, sunog. And ibig sabihin guys, kaya nasunog yan, hindi kasi pumuputok yung pinaka-fuse niya. Kasi nga, natunaw lang siya. Yung nasa ilalim na nakita natin, tumikit sa bakala, yun ang naging problema niya. Yan guys, lalagyan natin ang fuse. Yan, titignan natin kung iilaw yung pinaka-indicator. Yerek, tutok mo rin sa pinaka-dashboard. Tignan mo kung iilaw, ha? Eh, umilaw. Yan, umilaw. Na, kompleto lahat. Yan guys, umilaw na. May reverse na rin. Umilaw. Yan guys, titignan natin ngayon kung gumagana na yung temperature. Ayan guys, gumana na yung temperature, kumilaw na yung mga dashboard niya. Ito yung mga sign na battery, handbrake, at ito yung fuel water indicator. Yan, yung kusos eh, dapat bumaba yung temperature. Ayan guys, gumana na, okay na. So ayan guys, yung wire na nakadikit sa ilalim, titapang ko na lang yun. Iaayos ko na lang para hindi na siya dumikit sa body uli. Ngayon, nasolve na natin yung problema ni sir. Yan, gumagana na. Ito lang naman ang issue niya. Hindi na gumagana yung pinaka-temperature at itong fuel. Yan, hindi lang napansin ni sir na pati pala itong mga battery, hindi gumagana. Kasi yun guys, sana may natutunan kayo sa isinir kong bagong video kung paano mag-troubleshoot ng hindi gumagana ang fuel at saka temperature. Unahin nyo muna guys na titingnan yung pinaka-fuse. Pag nawala yung pinaka-indicator niya, automatic yan na doon na kayo pumunta sa reverse switch. Yun na naging problema yan. Maaaring mga sa wire o nakadikit sa body. Maraming salamat.